Magandang araw sa inyong lahat, mga gilong naming tagapakinig. Muli, narito ang pagpapatuloy ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rosie dito sa ating dulang. Love and Memories. Masayang-masaya ako sa sinabi ng mami na hindi totoo, napatay na ang aking daddy. Kaya nangangarap ako na sana matupad ang nais ko na magkaroon ng buong pamilya. At gusto ko na rin makasama ng mami ang daddy sa aking pagkatatapos sa kolehiyo. Lumipas ang isang taon, ay malapit na rin matapos si Maki sa kolehiyo. Isang araw, ay nagkatagpo kami sa isang food chain. Pero, iniwan ako ni Annie dahil sa inis niya kay Maki. Kaya ako na lang ang sumabay sa kanilang magkuya at nagkwentuhan lang kami ng konti. At isang gabi, ay dumalaw sa akin si Maki at... Iyan ang totoo, Rosie. Umiibig ako sa'yo. Pero nahihiya ako eh. Dahil sa hirap ng buhay namin. Mahal kita. Kaya kahit anong gawin ko, hindi ko matigil ang sarili ko para sabihin na naramdaman ko ito. Alam mo, Maki, hindi basihan ang hirap ng buhay sa ngalan ng pag-ibig. Lahat naman tayo ay may kalayaan na umibig sa kanino man na tinitibok na ang ating puso. Kung ganun, hindi ka magalit. Kung... Sinabi ko sa'yo nararamdaman ko, Rosie. Hindi, Maki. Para sabihin ko sa'yo, eh, hindi ko alam kasi ang magkunwari. Oo, Maki. Matagal na rin akong umiibig sa'yo. Mula noon pa. Ang ibig mong sabihin eh, mahal mo rin ako, Rosie. Oo, Maki. Oo, Rosie. Mahal na mahal kita. Rosie. Maki, si Mami, dumating na. Hindi pwede na makita kanya. Baka magalit siya sa akin. Mabuti pa siguro. Magpakilala na lang ako sa kanya. Huwag muna, Maki. Ang mabuti pa ay umalis ka na. Dalian mo. Bukas na tayo magkita. Doon tayo magkita sa harap ng campus namin, okay? Sige na. Doon ka na dumaan sa likod ng bahay namin. Dali! Sige, Rosie. Bye. Sige. Hindi sana mahalata si Maki. Ang akala ko ay matagal pang darating ang mami. Ganito pala ang may minamahal. Hindi ko maipaliwanag itong aking nararamdaman. Masayang-masaya ako na natatakot. O ayan, kakain na tayo, iha. Tikman mo itong niluto ko, kung pwede na. Ha? Mami? Ano bang nangyari sa inyo? Maganda yata ang gising niyo ngayon, ha? Masaya lang ako, iha. Dahil may nagsabi sa akin na hinahanap na daw ako ng daddy mo. Oh, ganun ba, Mami? Eh, teka, nasaan bang daddy? Lagi raw umaalis dahil... Nagbabayan sila sa Maynila. Mami, gustong-gusto ko na makita ang daddy. Sana naman dumating na siya. Hindi na magtatagal. Ay, makikita mo rin ang iyong daddy, iha. Nararamdaman ko na malapit na. Sige na, kumain na tayo. At maya-maya, pupunta ako sa gym.
Para? Para sumeksi kayo na makita ni Daddy, ganun ba, Mami? Oy! Siyempre! Oh, sige na, kumain na tayo, iha, para makapunta na ako sa gym. Sige na, Mami! I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Ay, tamang-tama, dating ko. Labasan ng mga estudyante. Ganitong oras ang labasan nila kasi, lalo na si Rosie. Sana, hindi niya kasama yung kaibigan yung masungit. Siguro naiingit yun eh. Wala pa siyang nobyo. Ba, sino naman kasi magkakagustos sa kanya? Eh, napakasuplada naman. Ay, ay na si Rosie. Matatanong ko na. Ay, salamat. Wala siyang kasama. Ay, ayun na siya. Ang ganang ngiti niya. Hi, Maki. Oh, ano? Kanina ka pa ba dito naghihintay sa akin? Ah, sorry ha. Medyo natagalan ako eh. Ay, okay lang. Kakarating ko lang din eh. Tamang-tama. Lumabas ka na. Ano? Tuloy na ba tayo? Sa ating pamamasya? Oo naman. Pero ha, hindi tayo magtatagal. Kasi, alam ni Mami ang oras ng aking paglabas sa school. Sige, ikaw ang bahala. Ang importante naman kasi sa akin eh, nagkita tayo at makapag-usap. Oh, ano pang hinihintay natin? Halika na, para hindi tayo gabihin. Ah, ihintay muna natin yung sasakyan natin sandali, para meron tayong masakyan. Para ihatid kita sa inyo. Oh, sige na nga. Makasabihin mo na namimili ako ng sasakyan. Halika, ba't ang tagal namang dumating? Anong oras bang usapan yun? Eh, maya-maya lang nandito na yun. Oh, ayun na pala. Baka pamamasyal na tayo. Ay, salamat naman. Para makaalis na tayo at makapagkwentuhan. Hindi lang yun, ha. Mararanasan natin ang magkasama kahit ilang oras lang. Maipadama natin sa isa't isa ang pagmamahalan nating dalawa. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat, pwede pa magagandang alaala. Rosie, bakit hindi ka sumasabay sa akin sa pag-uwi? Saan ka ba pumupunta? May iniutos sa akin ng Mami, kaya hindi na kita inistorbo. At saka, meron pa akong ibang pinuntahan. Teka, may tinatago ka ba sa akin? Sabihin mo naman, kasi lagi kang masaya. Para kang nananaginip at ngumingiti kang mag-isa. Wala akong inililihim sa'yo, ano. Basta, masaya ko dahil malapit na kaming magkita ng aking daddy. Yun lang. Ay, sana nga. Nagsasabi ka ng totoo. Alam mo naman, pag nagkakaproblema ka, ako ang lagi ang pinagsasabihan mo. Oo, ani. Ako nang bahala. Walang problema. O, sige na. Umuwi ka na. Dahil may pupuntahan pa ako. At saka ako nasasabihin sa'yo. Ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Meron kang itinatago. At hindi mo sinasabi sa akin. Parang hindi ka na nagtitiwala sa akin, Rosie. Ani naman, huwag ka na magtampo dyan. Basta, hindi ko muna pwedeng sabihin sa'yo. Kaya, relax ka lang. Wala naman akong ginagawang masama. Kung wala na talaga, sana'y puso mo'y matutunang magpatawad. Cora, hindi pa ba dumarating si Rosie? Aba, gabi na. Saan ba pumupunta yon?
Ay, hindi ko po alam, ma'am. Hindi siya nagkukwento sa akin eh. Baka, ma'am, may nanliligaw na po sa kanya. Kasi alam niyo, nakikita ko, laging masaya pag umuwi dito sa atin eh. Hmm. Parang tama yung sinasabi mo, Cora. Baka may nubyot ah. Pero hindi sinasabi sa akin. Ah, hindi bale. Mag-uusap kami mamaya pag uwi niya. Kailangan malaman ko kung saan siya nagpupunta. Opo, ma'am. Kailangan hindi siya magtago sa inyo kung meron siyang nobyo. Anong malay ninyo? Baka lukuhin lang siya. Lalo na, yun ang unang niyang nobyo. Ganito ba lagi ang uwi niya? Kasi, pag umuwi ako dito, ay pagod na ako. Kaya hindi ko na nasisita. Hindi pwede ito. Baka kung ano na ang kanyang ginagawa sa labas. Opo, ma'am. May isang linggo na pong umuwi yun ng gabi na. Kaya tanungin ninyo kung saan siya pumupunta. Talagang gagawin ko yan, Cora. Ayoko siyang maluko ng maliligaw niya. Kung mayroon, baka may nubo siya. At hindi nagsasabi sa akin. Kailangan ko siyang kausapin ng masinsina. Tuloy na ko ni Rosie. Sana nun pa, niligawan ko na siya. Pero hindi bali, hindi naman siya nagkaroon ng nobyo eh. May swerte ako. Kailangan ko nang magmadali para masundo ko na si Rosie at mamasyal kami ulit. Uy, mukhang may lakad yata ang binata. Ano bang meron? Eh, ikaw pala, kuya. Siyempre, may susundin akong isang magandang dalaga. Kaya, aalis muna ko, kuya. O, sige. Pagbutihin mo, ha. Tsaka mo na ipakilala sa akin para makilatis ko naman. Oo, kuya. Talagang ipakikilala ko siya sa'yo. Para alam ko kung pwede na siya para sa akin. Teka, matagal mo na ba siyang nililigawan? Ay, hindi naman, kuya. Nobya ko na siya ngayon. Kaya, masaya ako at hindi ako nabigo sa kanya. Kahit may kaya sila sa buhay. Aba, madiskarte ka siguro, kaya napasagot mo agad. Dahil guwapo ka, titulado pa, at may trabaho pa. Hindi naman siguro, kuya, na guwapo. Kundi mapagmahal na nobyo, kaya hindi niya ako makalimutan. O sige, lumakad ka na. At magpapahinga muna ako. At bahala na akong magluto ng aking hapunan. Ah, sige, kuya. Salamat sa iyo sa mga tulong mo sa akin. Dahil malapit na akong matapos ang kolehiyo. Ay, siya nga pala, kuya. Kumusta na si Ate Patricia? Pumunta ka na ba sa kanya? At nakausap mo na ba siya? Hindi ko pa siya pinupuntahan. Baka sa susunod na araw ay surpresahin ko siya. Para maituloy ang naudlot na pagmamahalan namin. Si Iha, meron sana akong gustong malaman sa'yo. Sana naman ay huwag kang maglihim sa akin. Ano po yun, Mami? Sige, sabihin niyo lang sa'kin. Mayroon ka bang maliligaw? O dili kaya mayroon ka ng nobyo? Ha? Si Mami naman. Wala namang nagpupunta rito na umakit ng ligaw sa akin, di po ba? Anong malay ko kung doon ka lang pinupuntan sa campus ninyo? Hindi po, Mami. Wala pa po akong nobyo. Kaya huwag po kayo mag-alala. Sasabihin ko rin,
pag meron na. Asahan ko yan sa'yo, iha. Sana, huwag kang maglihim sa akin. Dahil, hindi ako papayag na mapahamag ka. Ah, oo nga pala. Bakit lagi ka raw ginagabi, sabi ni Cora? Ah, kuwan po kasi, Mami. Alam naman ninyo na malapit na po ang graduation namin, kaya maraming requirements na dapat namin ipasa. Ganun ba, iha? O, sige. Pagbutihin ninyo ni Ate para makatapos kayo sa kuleyo. Ah, sige, iha. Alis muna ako. Pupunta ako sa gym. Ay, salamat. Hindi ako pinilit. At hindi naman ako pwedeng magsabi kay Mami ng totoo na meron akong nobyo. Baka pagalitan pa niya ako. Kaya, saka na lang. Ang mabuti pa ay maglinis muna ako doon sa harap ng gate. Ah, ha? May tumating na lalaki andun sa may gate? Ha? Kinakaway niya ako. Lalapitan ko nga, pero hindi ko siya papapasukin. Bakit? Ano po ang kailangan ninyo, sir? Si Rosie. Nandito ba siya? Gusto ko sana siyang kausapin eh. Ha? Ay, si Ma'am Rosie. Ay, nako, wala po siya dito, sir. Meron po silang pinuntahan ng mami niya. Ay, ganun ba? Anong oras sila babalik dito? Eh, hindi ko po alam, sir. Ano po bang kailangan ninyo kay Ma'am Rosie? Eh, meron kami kasing usapan, kaya lang, lagpas na sa oras eh. Hindi pa siya dumating. Kaya, babalik na lang ako siguro dito, mga alas 3 lang hapon. Sige po, sir. Sabihin ko kay Ma'am Rosie na may naghahanap sa kanya. Ay, ano po bang sasabihin ko na pangalan ninyo, sir? Ay, ako nga pala si Maki. Nobyo niya. Ha? Kayo po ang nobyo ni Ma'am Rosie? Pero, ang sinabi niya kay mami niya eh, wala pa siyang nobyo. Pakiusap ha. Huwag mo lang sabihin sa mami niya. Baka pagalitan pa siya. Pwede ba? Rosie, may sasabihin po ako sa inyo. Pero, sabi niya, hindi ko dapat ipaalam sa mami mo. Hinahanap ka niya. Ha? Sino ba siya? Tinanong mo ba ate kung anong pangalan niya? Oo naman. Para alam ko ang sasabihin ko sa iyo. At ano pa ang sinabi niya sa iyo, ate? Matanong ko lang sa iyo, Ma'am Rosie. Totoo ba yung sinabi niya na siya daw ang iyong nobyo? Ano? Sinabi ni Maki yan sa'yo, ate? Oo nga. Bakit? Hindi ba totoo ang sinabi niya? At nagpanggap ng nobyo mo para sabihin ko sa'yo ang kailangan niya? Sabi niya kasi, babalik siya dito mamayang hapon. Ano? Ano kaya ang plano ni Maki? Mga kaibigan, abangan at subaybayan ang pagpapatuloy ng ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rosie dito
sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.